Target makabuo ang National Commission of Senior Citizens o NCSC ng isang database ng lahat ng senior sa bansa. Yan ang dahilan kaya hinihikayat nito ang mga senior na magparehistro. At hindi po yan para madagdagan ang inyong pensyon taliwas sa mga impormasyong kumakalat online. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Pati po ang mga OFW ng senior citizens, Ruth, baka makalimutan natin, may mga OFW na rin tayong mga senior citizens kasali po sa database. Simulan po natin muna doon sa hindi po nakakakilala dito sa National Commission of Senior Citizens. Ano po ba ang inyong mandato? Okay. Ang National Commission of Senior Citizens was organized and signed into law noong July 25, 2019. Ito ay bagong sangay ng ating Office of the President para mabigyan pansin ang ating mga senior citizens. Na-organize ito at nabigyan ng mga appointments noong 2020 na at nagiging full complement at makapag-decide sa 2021 na. So bagong-bago pa lang po ang commission, kung kaya nag-organize pa lang tayo, unang ginatin lahat ng senior citizens. Hindi gawang biro, Roth, kasi there are almost 12 million senior citizens sa ating bansa. Kaya ang BBM, we were really compelled to go into online registration. Okay. So binanggit nyo na nga po yan, no? Online registration, kasi may mga kumalat po na balita sa online, no? Na parang magpapa-register daw kasi may kinalaman daw to sa pension. Yung iba nagsasabi, pwedeng madagdagan. Yung iba naman sinasabi, baka mawalan ng pension. Para saan po ba itong sinasabi nyong kailangan ng registration? Well, unang-una, Ruth, to be able to know the whole database, importante yan. Yeah, as in the case of CNN, lahat ng empleyado nyo, dapat nasa human resource information system ninyo. Yun din ang pangangailangan ng mga seniors na makilala natin, alam natin saan sila, saan yung pinanganak, saan nakatira. So yan po ay importanteng bagay. Ngunit, alam natin may trabaho tayo at yung trabaho natin ay kailangan mabigyan pansin. One, because we want the senior citizens to still be productive. So, importante po yung data ng mga senior citizens na mga magagaling, anong mga ginagawa nila para malaman natin. Hindi po lahat na LGU ay mayroong data na ganon. So, nilagay natin, we found it best na nilagay natin sa online registration. Ano ang mga skill sets na gustong i-share ng mga senior citizens nang sa ganon, ang susunod na henerasyon, ang iba't ibang sector ng society ay matuto din sa alam nila. And of course, we went further into asking, alam ba natin yung health profiles ng senior? Natanong ba natin ng seniors ano ang mga hinaing nila? Ano ang mga sakit ng katawan nila? And so we went into a health profile because we want all the senior citizens to have an annual regular check-up. Ngayon na may binigay na ang ating presidente at ang ating DBM ng 43 billion para makover ng health insurance ang ating mga senior citizens, kinakailangan malaman nila ng PhilHealth na ang ating mga senior citizens ay may mga kunting hinaing pa naman, hindi lang akap. Nang sa ganon, mabigyan natin ng health attention ng ating seniors, alam natin ano ang exercise at therapy, alam natin ano ang nutrition na kailangan nila, at alam natin ano ang maintenance medicine nila. Chairman, opo. Then of course, we need to have a database, lalo na, yeah. Sige, go ahead, Ruth. Yung next question ko po kasi sana ay paano po sila magre-register? Paki-explain po step by step. Ah, okay. Nagbigay po tayo ng link. Ano, may website po ang National Commission of Senior Citizens. Ang link ay www.ncsc.gov.ph.
sa pamamagitan ng link na ito, ma-open nyo at mailalagay ninyo yung mga data ninyo. And with that, magiging kasapi na kayo sa isang database ng national. Nang sa ganun, pagdating na makikilala rin kayo, makikita na namin kayo, may address kayo, at alam na namin kung ilang taon. So, yan po yung magiging importanteng bagay para sa centralized na database. At sa ngayon, we would like to proudly tell you na limang buwan pa lang halos, or almost six, umabot na tayo ng 1.86 million. So, ang target natin is beyond expected. Maabot natin ang 9 million by the end of this year, lalong-lalo na kung talagang magko-cooperate yung lahat. Sige, pati po ang mga OFW ng senior citizens, Ruth, baka makalimutan natin, may mga OFW na rin tayong mga senior citizens. Sige po, kasali po sa database. Sige, Chairman, mamaya ipagpatuloy natin ang ating pag-uusap tungkol dito sa pag-re-register ng mga senior citizens. Kasama pa rin si NCSC Chairman Franklin Quijano sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong registration para sa senior citizens kasama si National Commission of Senior Citizens Chairman Franklin Quijano. Chairman, yung kanina binanggit nyo, no, yung registration para sa database online. Meron po ba ito? Halimbawa, kung hindi ka naman techie, no, sila lolo at lola, meron ba itong in-person or pwede bang pumunta sa opisina? Opo, Ruth, but what we are looking at really is, alam mo, yung mga senior citizens, may mga anak at mga apo na magagaling din. So we were hoping na tutulungan sila ng mga anak o mga apo. At siyempre, may kapitbahay din. So we were hoping that we'll be able to convince all the senior citizens to go online through all these channels. Mm-hmm. But kung talagang wala, then of course, we would be very happy to receive a printed copy. Although ang nakikita natin ang lahat na ito ay very delicate. Maraming interesado, simayan lang ang lahat. Very delicate, very importanteng dokumento na dapat hindi ibigay ni senior citizen kahit kanino. Mm-mm. So dapat ibigay ito kung entrusted niya yung Senior Citizens Association, doon niya ilalagay at without fair warning, wag i-leak yung mga informasyon kasi may data privacy eh. Mm-mm. Kaya nga, ang online talaga ang best way, Ruth, because sa online, it's only the commission and the senior citizen anong ilalagay nila. Chairman, yung isa pa kasi baka akala nila pag magre-register, biglang automatic magkakaroon po sila ng pension. Ruth, kasali po sa drive natin yung data-driven decisions. Mm-hmm. Kaya makakaasa yung lahat ng senior citizens na kung ano man ang pangangailangan nila, makikita natin. And of course, alam natin na ang pangangailangan ng isang indigent senior ay binibigyan pansin ng ating pamahalaan. So, if it's about the pension, kasi yan yung mahilinit na usapin ng Ruth, eh. Kung kailangan ng pension, dapat qualified din ang isang senior citizen. Kasi yan yung sabi ng batas. Ang sabi ng batas, ang makakatanggap lang ng social pension ay yung may masakitin at saka walang source of income. So, kaya nakikita natin, we have to stick onto the law na yung batas ay nagsasabing ang mabibigyan lang ay ang indigent seniors. Ngayon, maraming mag-speculate kasi na baka makatanggap na ang lahat. Ay, yan po ay isang panukalang batas pa lamang, Ruth. That is being discussed in Congress and Senate. Sana magkatotoo yan para pati ako makakatanggap din. But even saying so, hindi yan magiging totoo hanggang walang Senado at Kongreso na tutulong at hanggang hindi mapirmahan ang ating executive. So, sana po, even as we hope for that, we will level our expectation in a manner na hindi naman yan mangyari kung walang batas. Chairman, mabilis na lang po kasi limited yung time. Itong mga gusto pong mag-apply para makakuha sila ng pension, paano nga po ulit gagawin? Kasi sinasabi nyo yan, may certain criteria nga po. Ano? So, anong gagawin po nila kung tingin nila kailangan nila to or qualified sila for this? Well, sa ngayon kasi, Ruth, ang nagbibigay pa ng social pension ay ang DSWD pa. Mm-hmm. And we are hoping that the DSWD
when they find it fit already to transfer it to us, we will transfer it to us. Mm-hmm. So ang mangyari, mag-a-apply sila sa mga sa DSWD o kung hindi man doon sa kanilang kanya-kanyang mga OSCAS para sa ganon na maisali sila kung makita sila ng DSWD to be fit and makailangan ng social pension. Huli na lang, Chairman, yung ulit yung website kung saan sila pwedeng mag-register at yung paalala ulit sa ating mga senior citizens, Chairman. Well, ang website is www.ntsc.gov.ph and sa website na yan, makikita nyo yung online form at may limang fields yan, ano yung pangalan, saan sinanganak, kailan sinanganak, saan ang address, yung mga anak nila, tapos yung skills, tapos yung economic profile and of course the health profile. Okay. Itong mga programang ito ay pinupursu natin, lalong-lalo na alam natin na may mga disasters ang Pilipinas, kinakailangan ding bigyan pansin ng ating mga senior citizens at dapat malaman natin kung saan ang mga seniors at anong mga pangangailangan nila.